Ako si Raymond. Ako si Raymart. Kambal kami. Isa po akong driver ng bottled water. Nagbibenta po kami ng bottled water sa mga tindahan at saka convenience store po. Ako naman si Raymart. Isa po akong sidecar boy. Naghahatid po kami ng mga pasahero papunta sa kanto. Nag-aambag po ako kahit pantustos lang po sa mga pamangking ko. Kami naman po ang dalawang magkambal ay sabay po ang galaw. Driver siya at driver din po ako. At kaya po isa rin po ang hilig namin ay yung pagsasayaw. Nauna ang kambal ko nung 14 years old po siya. Tapos, nung nakikita ko po silang sumasayaw at naiinganyo na din po ako, naging idol po namin si Kuya Bong at saka yung Street Boys na grupo niya. Simula nung nalaman namin na pwede siyang mapanood sa YouTube, doon po kami naka-inspire na pwede palang gamitin yung skills na tumbling. Si Kuya Bong po kasi yung tipong parang gusto ko po yung ganun. Yung Totoy Vivo, lahat po ng concept niya, halos paborito ko rin. Gusto ko po na pag dumating yung araw na ganito yung galawan ko. Nung lumabas kami sa Showtime, masaya. Yung feeling na parang yun yung contest na talagang hinahanap namin. Nakausap namin si Kuya Bong na nasa Showtime kami pero napakasagot lang po ng time niya. Hello, Madlang People. Andito ngayon ako sa Bacoor, Cavite para bisitahin ang Escalona Twins na sina Raymark at Raymond. Pero hindi nila alam na ako yung bibisita sa kanila. Basta akala lang nila, eh, kinukunan sila ng VTR ng Showtime. Kaya surprise natin sila. Diba? Surprise natin sila. Ayun o, mahataw sila o. Mahataw ba? Alo, nagulat pa kayo? Oo. Wala, binisita ko kayo. Mainit ah. Okay lang ba kayo? Ba't kinaiyak? Ha? Ba't kinaiyak? Is ko naman ito dalawa. Kinaiyak. Nung lumabas si Bong, nagtilian na po, tapos nagulat po ako. Pagtingin ko po, yun, naluha na lang po kasi po, hindi po talaga namin expect na dadating po talaga siya. Natigil yung mundo namin. Kasi iba po yung feeling kapag nakita mo yung idol mo. Sobrang natawa ako sa kanilang dalawa kasi yung unang pagpasok ko pa lang, yung pagyakap nila sa akin, umiiyak sila sa tuwa. Ang sarap ng pakiramdam. Na ayoko rin namang umiyak kasi parang kakakita lang namin, iyakan na agad, di ba? So kaya kinukulit ko sila nung unang pagkita kami. So kaninong bahay to dito? Sino nakatira dito? Lolo naman po. Lolo nyo? Ah, okay. Ibang pinsan. Ah, ibang pinsan? Ah, parang palang ano kayo, compound na dito na yun ng ano, no? Mga kamag-anak. So yung maganda yun pag magpapasko, di parang... Dito na po kami. Dito na agad? Masaya po. Eh, masaya yun ah. Sino ba matanda sa inyo? Solo? Ikaw. Ilang ano, minutes? 20 minutes lang. Pero kailan nyo lang nalaman na kambal kayo? Nung 7 years old po, nakikita ko na po siya na kamukha ko. Hindi po ako pumapayag. Talaga? Apo. Hindi mo ba alala kapatid mo siya? Hindi po. Tawag ko sa nanay ko, ate. Ah, 7 years old ate, tawag mo kay nanay? Kay tatay naman, kuya. Bakit? Minsan, hoy. Kasi since birth po, nung pinanganak po kami, hindi po kinaya ng budget. Na ilabas yung isa. Okay. Parehas. Sino naiwan sa ospital? Si Raymar. Si Raymar. 50-50 po siya nun. Tapos ako naman po, inap ko po ako ng lolo at saka lola. Noong mga panahon na yun. So doon ka lumaki kay lolo at lola? Ako. Okay. So, mula po nun, yun hanggang sa tumagal po, pinaliwanag po sa akin ng lola ko na, ayan ang tunay mong ina. Tapos ito yung tunay mong ama. Hindi ka ba nagugulat pag nagkikita kayo, nagkakasalubong kayo na parang kamukha, parang kayo nagnanalamin eh. Magkaiba lang kayo ng buhok ngayon eh. So ano siya sabi mo, hindi mo matanggap na may ano? Oh, may kamukha kapatid, may kambal, ganun. Ikaw naman, ano, nakita mo siya, ano naman reaksyon mo? Wala lang, hindi ko lang pinapansin. Oh, hindi ka ba nagtataka, kamukha mo siya? Oh,
Talaga? So naglalaro kayo mula isang taon hanggang pitong taon na hindi nyo alam na magkaano kayo? Magkabarin po. Bangay lang ako nakarinig ng ganung storya. Hanggang sa magulang na po nagsabi sa amin na kayong dalawa ay magkapatid. Hindi lang magkapatid, kambal kayo. Doon po nabuo nung nabuo yung pagkasama namin dalawa. Oh, teka lang. Sino yung nakuryente sa inyo? Balita ko meron daw. Ba't ka nakuryente? Yung ano po kasi, yung tent. Oh, may ilaw po kasi sa, tapos may open wire. Yun, yung pagkahawa ko po doon. Yun, akala ko katapusan ko na. Oh, di kasi pag nakuryente ka rin, pag napahawak, hindi ka rin talaga mapapabitaw. Hindi ka makakabitaw po. So, paano ka nakaalis doon? O paano mo na... Inila po ako ni tatay. Asan yun? Wala na? Wala na po. Dito po yung dati. Eh tama. Kala ko ikaw na si Pepeng kuryente. Di ba nakakabitis? Hindi mo ba naramdaman yun na kuryente siya? Hindi ka rin nagaganon? Naramdaman po. Pero hindi po ganun. Ah, talaga? Meron kang naramdaman? Bigla daw po akong pumalo yung ulo ko sa CB. Naglalaro po ako. Bigla po. Para ka nahilo? Ah, ganun ba yung kambal? Parang nawala po. Teka, may tanong ako. Pag meron ka bang kinikis, nararamdaman mo rin? Ay, hindi na ano. Ay, pati yun hindi. Iba na po yun. Sabi ko nga eh, napakabait ng dalawa. Yung para kasing ganyang edad, ito yung medyo pag sumagot parang mataas, malakat, mataas ang energy. Ito yung parang kalmado, may respeto. Yung close po namin parang higit na higit pa po sa ano eh, sa may mag-asawa eh. Yung hindi po buo araw mo pag di mo po siya nakikita. Kasi nakasanayan ko ng kuya nga po siya. Sa lahat po kasi ng bonding namin, siya po lagi kong gabay. Pero tanong, ito kasi tanong sa mga kambal eh. Sino ang pinakagwapo sa inyo? Ikaw? Ibo ko sa kanya. Ang napansin ko sa dalawa, etong si Raymond, attitude niya na sino pinakagwapo? Tuturo siya si Raymark. Sinalapitan ng chicks, ang tuturo niya si Raymark. Pinapalakas niya yung loob. Diba sa magkakapatid kasi hindi naman lahat nagkakasundo ng parang ganito eh. Minsan lagi may inggitan, may away. Pero ito parang talaga nagsuportahan sila. Sabi ko, ano ba yun? Pili ba ko sabi ko, bilang ko sa attitude mo. Sinasadya mo ba yun? Hindi, kuya, totoo yun. Kahit anong bagay na aming paglibangan, ay magkambal kami. Pero sa katauhan po namin, si Raymark po ay may kapansanan. Nung baby pa lang ako, may problema na po ako sa tiyan ko. Kasi po sa akin, hindi ko po control yung pagdumi ko. Hindi po siya nakakolostomy bag. Nakatela po siya na punit-punit. Tapos isang malaking lampin po. Ang epekto niya sa akin, pag may gagawin ako, tulad po sa pagpunta sa tindahan, minsan po malayo na po ako, minsan babalik pa po ako, tatakbo. Magugulat po yung mga kaibigan ko, ba't tumatakbo yun? Yun po, magpapalit po kasi po puno na siya. Tapos mayroong mga time na nagsasayaw po kami. May mga time po na natatanggal yung tali. Siyempre, kailangan ko po mag-exit. Pinagpapatuloy ko po yung sayaw. Kasi po, doon ko po nakikita yung wala pong nakakaalam na may ganito akong diferensya. Doon ko po nararamdaman na malaya ako, masaya ako. Ito, sa iba to? Sa inyo ba to? Apo. Ano ba to? Sa gentry po. Dance contest? Apo. Pang ilang place to? Champion po. Wow! Galing ha! Last na sayo po talaga namin yung showtime nung naglaban-laban po kami doon. Gusto ko na talaga magretiro sa pagsasayaw. Ba't kayo niiyak? Balak na namin magretiro ng sayaw. Pero hindi kami sumuko. Ulit niya namin nakikita yung mga ito namin. Nagagalit yung mga magulang namin sa amin. Pero para sa amin, gusto namin po yung makita. Ikaw ba, Raymark? Ako ngayon ko lang nalaman. Hindi ko alam na mayroon ka palang karamdaman sa... Yun, wala kang... Okay lang bang sabihin? Opo, okay. Na wala ka palang buta sa puwet. Opo. Pero tutuwa ako sa'yo, Tol, kasi hindi ka sumusuko doon sa talent mo. Yun sa pagsasayaw mo. Saludo ako sa'yo. Salamat. At ikaw na bilang kapatid niya, hindi mo siya... Kahit minsan po, hindi ako na. Hindi ko siya binitawan na mga harap. Yun po. Ang hirap na. Para sa akin po sa kapatid, ang hirap po. Nakikita mo na lumalaban yung kapatid mo. Para sa akin, siya na yung pinaka-idol ko. Hindi man siya kita, pero para sa akin, ito nakakalam. Lumalaban siya ng patas. Kumbaga, tama yun. Kayo yung magtutulungan, kayo yung kambal, kayo yung magkapatid. Tsaka sarap marinig din, idol ka na kapatid mo.
Dahil yun yung porsigido, wala siyang pakialam kung ano yung meron siyang nararamdaman sa katawan niya o merong mali sa katawan niya, eh patuloy niyang tinutuloy yung pangarap niya. Kumbaga walang makakahinto sa kanya. Nagsisimula ako sumayaw. Pagka-graduate ko ng high school, tinanong ko ng tatay ko, mabubuhay pa siya. Ano ba gusto mo? Sumayaw o mag-aaral? Pero tinanong niya ako eh. So pinili ko yung pagsasayaw. Maganda yung ano nun, naging kapalara ko sa pagsasayaw. Maga, ito yung nag-ahon din sa amin sa kahirapan nun. Kaya siguro hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Magulang na rin kasi ako eh, may mga anak na ako. So yung mga magulang yung naiintindihan ko. At the same, naiintindihan ko kayo dalawa. Kasi ganyan ako, nangarap ako na maging magaling na mananayaw, sumayaw sa TV, yung talent ko na binigay ni Lord, gusto kong gamitin, i-share sa mga tao. Siguro lang, gusto ko nang minsan sundin din yung magulang ninyo kung ano yung best para sa inyo. Pero, syempre, talent niya yan. Kailangan yung gamitin yan. Tumatak sa akin na sinabi niya, yung hindi porket may ganyan ka, isusuko mo ng lahat. Go lang. Huwag daw basta-basta susuko kasi pinagdaanan niya rin daw po yung pinagdaanan namin. Sabi ko sa sarili ko na, oo nga, kaya. Kaya kong lumaban. Believe nga ako dito kay Remark. Kututusin dapat nga hindi siya nagtatrabaho. Pero ang sinasabi niya, hindi ako titigil sa paghahanap buhay dahil gusto niya makatulong sa mga magulang. Itour mo kami kung saan ka pumapasada. Ito na, mag-iikot na kami. Bye! Kung pwede ka po na ginagamit ko ay dati po sa lola ko, nahawak na po ng tita ko na nilalabas ko po at binaboundaryhan ng 45 pesos. Bali yung kita ko po, minaminus ko po yung boundary ko po sa 350 hanggang 400 po. Ito po namin binababa yung pasero. Ah, ito yung hanggang dito yung 7 pesos na binabayad nila. Opo. Ah. Ito po kami bumibig up ng mga pasero. Ah. Balik naman po sa loob. O ganito na Mark. Pwede bang ako magmaneho? Ako kukuha ng pasero. Kaya mo po? Oo, kaya kayanin ko para sa sa'yo. Mataas pala. Mataas yung bike ko ah. Sino ba ang ano? Sino po? Ma'am, kayo po. O, tara po. Ayun pa kami, kayo po. Ay, wala mabas payat. De, joke. Ay, tapos, Mart, Mon, gabayan nyo ako. Hindi ko alam saan sila nanay tsaka sa tatay. Malinis street po. Malinis street? Sige, sama yun. Wala po eh. Pero mapapanood mo ko doon ngayon, sis. Ano ko ngayon? Sumasideline ako eh. Hello, Tay. Star Sabi. Pero marami ka nang kilala rito. Na mga nagpe-pedicab. Ah, so parang isa na lang kayo rito. No? Sama tayo, kanan? Kanan, kanan. Nilalakbay namin kanina, nagpapatakbo na kami ng pedicab. Parang dito uso yung ano, pag mayroong birthday, magbibigay ng pansit, kakatot sa bahay mo, o ng minudo. Diba yung bawat tapos, syempre, pag birthday mo, ganun ka rin. Bibigyan mo rin yung mga kapitbahay mo. Parang ang saya-saya. Ako, walang buwelo. Aray ko! Tulak ko! Yeah! Walang buwelo. Hello! Kikiyabong po, nakita po namin sa kanya na parang wala po siyang arte. Hindi po siya mahirap pakisamahan. Napakabait niya. Wala po akong masabi talaga kay Kiyabong. Buti sa'yo, may bubu. Mas maganda nga. Kasi delikado yung pag wala mga kainit. Hello! Punta ba ako? Para ko ba kandidato? Ay, salamat. Anot nang galing po talaga siya sa hirap. Hindi po talaga makikita sa kanya yung arte. Talagang parang normal na tao lang din po na nagda-drive dito sa amin. Hindi nga lang maputi. Wala nang buha ko! Ako, yun naman yung ano. Bersa, bersa, bersa. Buelo, buelo. Oh, sorry. Pero pa isa kayo po. Ah, isa pa nga, Bobwell. Kaya mahirap pag maraming ano, pasahero pala, Mark. No? Kasi pag apat yan nakasakay, tapos may... Pag may ganyang may humps, dapat nakabuelo ka. Mr. Suave. Mahirap pala rito. Hello po, Tay. Hi. Hello po. Ano ulam nyo? Una, hindi siya madali dahil lalo na ang katapat mo itong init. Mahirap talaga. Tapos mayroon pa siyang dinadalang karamdaman. Pero ang bilib nga ako dito kay Raymark sa paghahanap buhay dahil gusto niya makatulong sa mga magulang niya. Kapag ako yung magulang niya, maiiyak ako kung anak ko nagsasalita ng ganun para matulungan ako. Yun yung talagang mabibilib ka eh.
Kumbaga, walang mayroong ditong karamdaman o walang ano rito. Kung normal ka, parehas lang yan. Kumbaga, nasa pagkatao mo yun eh. Oh, kamating na rin tayo. Oh, dahil dyan, libre na kayo. Ako na bahala. Ako na magpapayad kay Mart. Sige po, maraming salamat. Oh, halika na. Dito na tayo. Okay. Punta naman tayo dun sa... So, pinagre-rehearsal nyo kanina, di ba? Opo. Tuwing kailan kayo nagre-rehearsal? MWF. Pag walang pagpares, okay yung schedule nyo. Eto! Eto ang sorpresa namin para sa inyo. Dito, bibigyan namin kayo ng portable speaker para pa magsasayaw kayo, meron na kayong sarili. Tapos, meron pa kayong mga damit. Tapos, meron din akong personal na gift na ibibigay sa inyo. At eto ang maganda, meron kayong bagong pedicab. Meron kang bagong pedicab, sarili mo na yan. Tapos eto pa, meron ka pang negosyo package worth 100,000 galing sa Show Republic. Eto, meron na kayong negosyo. Makakatulong na kayo sa tatay, nanay at mga kapatid mo. Sa mabait kasi kayong dalawa eh. Mabait kayo kaya pinagpapala kayo. Kaya maraming blessings na dadating sa inyo. Sa magpatuloy nyo lang, ha? Ha? Patuloy nyo? Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Okay lang mangarap. Walang bayad yun, ha? Dito sa binigay ni Kiyobong, makakatulong siya sa amin na nadagdagan yung hanap buhay ng magulang ko. May mapagugutan na po kami. Isang malaking bagay na po para sa amin yung binigay. Oh, dito, ito. Try mo yung bago mong pedicab. Kakulay mo pa yung pedicab. Kaya ko nang bumiyahe kahit hindi po ako mag-boundary, kahit na anong oras po akong bumiyahe, wala pong paawat sa akin na walang maniningil, may mga oras na kailangan na isolo yung sidecar, huwag mamayari kong yun. Masarap ng feeling na talagang na-appreciate nila, na alam nila na ito yung magiging tulay uli para umasens yung buhay nila. Yung dalawang anak ninyo naging tulay kung bakit po ako napunta rito dahil sa kanilang dalawa. At nangako rin ako sa kanila na sasayaw kami sa showtime kasama ako. Oh, ipangako ko sa inyo ha, tuloy yun. Ako lang ay kakatok kay tatay at nanay na sana po, pag mayroong pagkakataon na tay, nay, na gusto nilang sumayaw, eh sana po, payagan nyo naman sila ha. Eh magagaling po sumayaw mga anak ninyo. Eh dapat po ma-share nila yun sa mga taong nangangarap ding sumayaw para magkaroon ng inspirasyon at sila po yung gagawa nun. Sana po, ha? Sayaw tayo. Ano ba ang sayaw natin? Kaya mo ito? Sayaw natin ito? Ha? Gusto mo? Pwede? Grupa! Tumatak po sa sinabi sa amin ni Kiyobong, huwag pong titigil sa pagsubok na dumadaan. Kasi wala namang pagsubok na hindi kaya. Laban lang daw po, hanggat kaya. Kasi nga po, kung siya nga naman po, may edad na, eh, paano pa po ako? Kaya po, yung sinabi niya po sa aking advice, igagawin ko rin po. Tumaas ang respeto ko sa kanilang dalawa dahil imbis na magkaroon silang inggitan, nakikita ko yung balikan nila ng palitan nila ng purihan sa bawat isa. Meron na da-down, iaangat agad na isa. Yun yung nakita ko yung pagmamahalan ng magkapatid. Salamat po kayo po. Oo, ma. Masaya na, pasaya ko kayo. Masaya na ako. Thank you for watching It's Showtime! And for more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button!